Masarap talaga mag-reminis about the good old days tuwing manunod tayo ng mga lumang programa ng IBC 13. Pero kung ang mga dating miyembro ng cast o ng production staff ang tatanungin, ano kaya maaalala nila? Paano ba sila nagsimula sa IBC 13? May show kami nung araw, okay lang, pero hindi kami Tito Big and Joey. Ang partner ko si Ricky Manalo Jr., yung si sa Baltic and Company, may bagote. Ang sila Tito, Soto Brothers, Tito, Big, and Bal. Tapos, sa kasama namin yung Apo Hiking, 19 kami sa cast. OJT, 75. Tapos, naging empleyado, 1976. Tapos, unang programa, dito na kami, Saying Stars with JQ, Lucky 13, Game World, Enter JJ. Apat na sikat. Simula ako 1977. So, after graduation, actually, ang key kung ba't ako napunta din sa Channel 13, si Tony Santos, yung director. Nag-start muna ako production secretary. Pero after that, paggabi, nag-PPA ako sa mga shows ni Tony Santos. Actually, right after graduation, siguro ilang buwan lang, pumasok na ako sa IBC 13. Of course, nag-umpisa ako as production assistant. Ang natatandaan kong unang-unang assignment ko was Sunday Fun Day. Yung kay Aga at saka kay Arlene Mulak. So, nag-assist lang ako doon kay Jake Tordesillas, who I think was the head writer. And writer pa niya doon si Rodeo Endrinal. Transferee ako from BBC Channel 2, which was one of the three networks na nasa loob ng Broadcast City in the 70s and in the 80s. I joined BBC Channel 2, Banahaw Broadcasting Company, in 1984-1985. So I stayed there for a few years. Pagkatapos, nagkaroon ng People Power Revolution in 1986. And then, pag-resume ng operations, kasi hindi ba sinara lahat ng facilities ng media, many of us, no, na galing ng BBC Channel 2 naman, either na-absorb sa 9 or sa 13. But I opted to join IBC 13. So 1986, all the way hanggang 1990. Para sa kanila, miyembro sila ng isang malaking pamilya. At ang IBC 13 ang kanilang naging pangalawang tahanan. After EDSA, masaya naman kami noon sa Channel 13 kasi maliit lang na production company siya. Tapos magkakakilala ang mga tao. So, masarap magtrabaho ng kilala mo lahat at meron kayong maganda ang samahan. Talagang lahat unforgettable kasi ano, we became a family. Para kaming magkakapatid. At masaya ang grupo. Saka ang sarap umistambay na sa Channel 13, ang laki, ang duwang. O pagkagabi, makikita mo doon, dami-dami nag, ano yung sila. Sila Big Soto yata, nag-jogging-jogging doon. Noong araw, maraming insekto dito eh. Maraming mga insekto in Channel 9, tsaka Channel 13. Yung mga insekto po, mga kaibigan, yun yung mga gustong masahihin ka kahit di masakit ang katawan mo. Ang saya talaga. Nung pag may taping kami, napapaligiran kami ng mga tinatawag namin insekto. Madami yun eh. Na kasama namin yung tawanan ng tawanan, di ba? Iba nga ginagamit po namin sa eksena. Pero may certain affection kami doon sa mga tao na yun eh. Lucky 13, yung game na yun, nag contest yun, pahabol ng manok. By that time, mahuli yung manok, patay na. Kasi, ano eh, yung bang, you have to agawan eh. Di ba? Yung isa, nakuha yung ulo. Yun nga na. Yun ang memorable, one of the memorable. Si Jake at saka si Mario De Los Reyes, yung writer ko noon. Pero kasabay ng saya ay ang dedikasyon at sipag sa trabaho. Noon, talagang kailangan mong gawin lahat.
from music research, ikaw yun. Ikaw din magbibihis, ikaw magwa-wardrobe, ikaw din maghahanap ng mga props mo, ikaw ang tatawag sa mga artista. Wala kang... Pero yun dahil dun sa ganong training na binigay sa amin nung Channel 13. So, alam mo, kaya mong gawin lahat, miski ano sa production. Kahit na editing, technical, ganyan na talagang ano, parang yung pagka yung whole ano mo, buong training mo sa production, buong-buo. Hindi ka isang technical lang ang alam ko o pag ano lang ang alam ko. Talagang pati all around na trabaho ng production. Of course, memorable din yung it was, we were like a family. Dito nga ko na experience yung tawagan na ate. Diba? Even your boss, you call Ate Lenny, Ate Lily. Silinggit lang ng, ang first name basis kami, Ate Avin. In fact, dahil sa pagtuturo rin at pagmamolde at paggagabay rin sa akin ng mga superiors ko, I think I got to where I am today because of them. And because of the professionalism that we maintained between each other. So kahit Ate Lenny, Ate Lily, Ate Avin, sa akin it became even a bond that helped us cooperate with each other para mapagtagumpayan lahat ng mga programang ginawa namin. Walang intrigahan, we work like a family, tulungan. Walang masyadong pressure, although mahirap ang trabaho kasi yun nga, as a PA, ginagawa mo lahat. Puyat ka ngayon, papasok ka pa kinabukasan ng maaga kasi mag-air ka pa ng shows mo. So, minsan matutulong na lang kami sa studios. Multitasking kami lahat. Kami gumagawa, yung PA. PA ka ng show, ikaw na rin yung nag-edit, ikaw na rin yung nag-air, ikaw na rin yung nag-FD minsan. So, lahat ng trabaho, dapat kayanin mo. Kaya, bibilib ka sa mga production assistants nun eh, kasi lahat kaya nilang gawin. Ito naman kaya ang fond memories ng mga sikat tungkol sa kapwa nilang mga sikat. Noong araw, nagbibiro pa ako kay Nora Honor, kasabay namin halos eh, sa kabilang studio. Sumisigaw pa akong ganun. Oh, baka kailangan mo ng co-host, andito ako. Wala, kasi nag-host ako kay Vilma, kay Maricel. Alma. Okay, Sharon. Panoorin natin yung ilang mga excerpts from the concerts. Let's watch. Si Nora lang hindi. I remember IBC 13 for four things. Una, dito nagsimula yung daddy ko. Isa sa mga, kumbaga, early stages ng kanyang career as a broadcaster. Second, I remember IBC for Voltron. Kasi nung time nung bata ako, medyo boyish ako. I don't like girly cartoons. Gusto ko yung mga robots. And I remember watching Voltron religiously. I remember IBC for Loveliness. Kasi nung bata ko, crush na crush ko si Francis Magalona. Francis Magalona! It's Christmas time again, in case you didn't know, it's also time for us to say this rap is our present to share with all of you. It's not old at all, but truly brand new. Fourth, and certainly the best reason kung bakit talagang tumatak sa akin ang IBC 13 is isa ako sa pinakamalaking fan ng Hinebra. Distribution ng mga fans dito, parang 80 to 20. Eh, ano pa yun, ha? Yung masasabi natin, galante pa ang manukan natin sabagat nung nag-explode sila after this shot by Manlo Aquino, eh, tumayo yung buong... I mean, hindi ako nakakamiss ng laro nila. Kung hindi ko man mapanood at that time sa Ultra or sa Cuneta Astrodome, tiyak sa IBC 13 manonood ako niyan. Almost lahat ng big shot sa TV, nung galing.
Diba? Doon sa ano yun, doon sa Broadcast City na yun. Yun lahat ng nakikita mo ngayon, mga big set sa Channel 2, Channel 7. Nandiyan ako nakaranas ng ni-nurture ka talaga. Kasi pag baguhan ka, bata ka na reporter, sasama ka sa news crew, alaga ka ng camera person mo, ng videographer mo, alaga ka ng driver, no? Lalo na kung babae, talagang todo alalay sila. And for that, I'm very grateful. It was a very rich and very learning experience for us. Marami kami natutunan, marami kami experiences na that up to now we still bank on, naalala namin lahat yon. So, napakalaking part ng buhay at ng career namin in IBC 13. Up next, sa the original number one. IBC 13 this year. So, kumbaga, nagkaroon ng light bulb na nag-on sa utak. Yung sabi ko, this is the best time. You have one of the longest histories in broadcasting. That in itself should make you very, very proud and inspired. Kasi dyan kayo uhugot ng inspirasyon, ng lakas ng loob para harapin ang mga hamon ng mga susunod na taon. Sa lahat ng mga namuno ng 13, IBC 13, at alam nyo naman yung numero 13 na yan, paborito ko yan.